I'm Davy Mateo and I'm a volunteer of Bayanihan Project. There are two communities that we supported. The first one is in San Miguel, Bulacan. And the second one is in Kalapnit, Aurora. When we were planning for the initial project, we get to involve the head of the local church in Bulacan and in Aurora, and they helped us in identifying the kind of livelihood that would fit to the target beneficiaries. Pinagkakitaan ko po sa aming tahanan ay yung paggawa ng mga basahan, mga dormat. Sinawalan po ng trabaho nga, mister ko, wala siyang biyahe. Isa talagang dumarating yung kawalan. Problema po namin dito, yung mga sa alambidad po, ganyan, sa mga laman po namin, sa palay. Tulad po ngayon, bumagyo, ay dumapa po yung palay namin. Dito po sa barangay Salapungan, at bago pa po ng pandemic, ay meron na po yung tinatawag na ASF flow na tumama sa mga alagang baboy na naging daan upang ang mga baboy dito sa aming komunidad ay maubos. Nung nag-alaga po kami, talagang nangamatay, nagkasakit po yung mga alaga namin. Sa ngayon po ay halos wala pa pong nag-aalaga dahil nga po sa takot ng mga tao na mamatayan uli ng alaga. Gusto nilang magpasimula pero wala silang magawa. Kaya sila yung napili namin na matulungan. Pwede silang magsimula rito para makabangon sila ulit. Sa lugar ng Kalapnit ay layo-layo ang bahayan, layo-layo yung mga lugar, hindi kapatagan. Kaya kung saan mayroong magandang lupa o lugar, doon sila nagtatayo ng kanilang bahay. Pangunahin naming mga pangkabuhayan dito ay nagtutubigan, nag-asik, nagtatanim ng gabi, sari-saring mga produkto, mga saging, loya. Ang problema namin yung daan, pag umulan, nawawasa out, gumuguho, naaanod na yung aming mga produkto, wala na kaming napapala. Kahit na medyo makatanim ka ng marami, pagka napatsyempo ka sa bagsak ang presyo, yun, nakakapanghina ng loob, tinatamad yung mga mamamayan natin. Kulang na kulang. Kaya lang, nakakaraos lang kami kasi nga hindi naman namin binibili lahat. Bihasa ang mga tiga rito sa pag-aalaga ng mga baboy. Tambilis ng kanilang produksyon kapag ka baboy o kambing ang kanilang alagang hayop. The main idea is for them to raise also farm animals to take advantage also of the environment. For the ones in Kalapnit Aurora, the fund per family is around $300. The environment there is perfect. It's less costly because they just need some grass and then they're good. Binigay namin sa kanila is dalawang pares ng biik, isang lalaki at isang babae. So yung babaeng biik, so palalakihin nila hanggang sa ito ay manganak. Pag nanganak na kasi yon, doon sila talaga magkakaroon ng magandang income. So mapapadami na nila yung mapapalago na nila. It's ideal for the families in San Miguel because they already have the skills. They know how to raise pigs and how to make it profitable. And they basically just need something or some funds to start with. We had an initial funding of around $500 per family. And if everyone is actually successful in raising the pig, the families can actually get around 10 offsprings from there. And they could sell it as, you know, live animals or like fresh meat in the market. And they could generate at least 3 times of the equivalent of the initial funding. Ang plano namin sa susunod para
mapalawig talaga at mabigyan lahat ng mga nangangailangan dito. Kaya ang napili ko na alagang baboy nila ay yung malapit na manganak para mas mabilis na makapaglipat tayo sa susunod, sa mga kasali pa rito na. Malaking tulong po ito para sa akin, lalo sa aking pamilya po. Lalo na po yung aking alaga po ay inahin. May ibebenta ko, magkakakita pa rin po ako. Mamahalin po namin yung binigay sa amin yung loan na yan. At magsusumika po naman po namin na mas lalong paunda rin po ang blessing po na yan. Kung luloyin po ni Lord na mapaganda po namin ang pag-aalaga ng baboy at may benta po namin ng maganda, baka po kumita, malaking tulong po sa amin yun. Maraming maraming salamat po. Nakapag-alaga po kami uli ng baboy. Po, malaking tulong po to. Tulad po, next year, mag-aaral na po yung anak ko. So, yung tulad po ng baboy na yan, mga anak po, baka next year. Para sa lahat ng tumulong at gumanap para maisakatuparan ang Bayanihan Project in San Miguel, Bulacan at Kalapnit, Aurora, maraming maraming salamat po for, even though wala po itong kapalit, pero buong puso niyo pa rin pong ginagampanan para lamang po makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. At nawa mas maraming community pa po ang ating ma-reach through Bayanihan Project and through you.